Alright, good evening. It's anong date ngayon? Friday, May 20, 2022. 8:22 PM. And let's close out the Book of Genesis. Wow, bilis. Parang kailan lang, Genesis 1 ang pinag-uusapan natin. Let there be, di ba? Ngayon, patay na, mamatay na si Joseph. So, as we close out in Genesis, nandito na tayo sa last week, pinag-usapan natin blessings. Dahil blessed ni Jacob yung dalawang anak ni Joseph, no? And then, nalilang po ha, you have been signed out. Naririnig niyo po ba ako? Okay po ako? Okay, ayan. Okay. And then, kasi nawala kay Reuben at kay Simeon yung blessings, no? And then this time, pinatawag niya naman yung labindalawa niyang anak. So, binless naman sila. So, continuation ng blessings. No? Pagkatapos, namatay na si Jacob, then namatay na si Joseph, and then nangyari sa Israel. And then papasok na yung Exodus. Alright, good evening. Nandito tayo, si Pastor Bong, Sister Amy, Sister Lenlen, Tita Fe, Brother James, Tita Fepot, Sister Minnie and Sister Darren. Sino si PMCC? 4W, PMCC, 4W. Bernardita Pash. Okay. Naalala ko na si Tita. Oo, naalala ko. Kamusta po? Good evening po, Tita. Tita Bernardita. Oo, naalala ko na siya. Siya yung... Bernardita. Oo, umaten sa atin. 2 Sundays na siyang umaten. Wait lang. Wait. Apo, welcome po Tita Bernardita. Good evening, good evening. So, yun nakita natin yung audible Bible. Napakinggan din natin. So, tingnan na natin word for word yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago 'yan, meron ba kayong kung kayo ang tatanungin, ano, kung kayo yung magbibigay ng blessing doon sa anak nyo or sa apo nyo or kahit anong pamana, no, halimbawa meron kayo, ano yung gusto nyo ibigay? Ayan, meron ba kayo naiisip, no? O kaya ano ba yung most prized possession mo ngayon? Maaring pinakamahal, maaring pinakaimportante sa iyo dahil minana mo pa, or maaring lupa or bahay or gitara or kotse or most prized possession, or not necessarily mahal dahil sa presyo, dahil importante siya sa iyo at gusto mong iwan sa anak mo bago ka mawala sa mundong ibabaw. Who wants to start? Anybody? Hello, hello. Sorry na wala ata ako. Okay, balik tayo din sa tanong ko. Meron ka bang gustong ipamana, halimbawa, no? Sa anak mo or sa apo mo or kahit kanino. Who wants to start? Ano ang gusto mong ipamana? Anybody? Halimbawa, meron ka isang bagay, anong gusto mong ipamana? Iisip pa lahat. Nag-dinner na ba kayo? Habang iniisip niyo mabuti, nailan pa. Ayan. Batong immersive na to. Okay. So habang iniisip niyo lahat, tingnan natin yung text natin.
Hello, Pastor. Can you hear me po? Yes, loud and clear, Tita. Good evening po. Kamusta kayo? Hi, good evening. Mm-hmm. Ako naman, yung wisdom na gusto kong i-ano. Sige po, go ahead. Iyan na siya. Balik na. Pasensya na po. Medyo nagdolo ko yung computer ko. I'm sorry. Go ahead, Tita. Ah, I'm sorry po. Pasensya na. Go ahead. Ano po yung sinasabi niyo? Ah, tapos na. Ano pong nickname niyo, Tita? Tita Bernardita? Bernardita. Ayun. So, welcome po. Welcome po sa ating Friday night Bible study. Yeah. Bernadette Sembrano. I'm so glad, Sister Bernadette, that you have joined our group. Yeah, the pleasure is mine. Oh, God. How about the others? Anything na gusto niyong ipamana sa anak niyo o sa apo niyo? No? Siyempre, papamana ni James yung kanyang cross-track. Di ba? How about the others? Anong gusto niyong ipamana? Ako, Pastor, godly life. Mm-hmm. Godly life. Yung mga tinuturo ko at saka yung katulad ng sinabi ni Sister Bernadette. Kahit anong mangyari, they will stick to the Lord, just like Joseph, you know. Mm-hmm. Yun yung ano ko talaga, Pastor. I want everybody to be in heaven also when that time comes. Basta yun ang pinaka-importante, yung godly life. Amen. Stick to God. Mm-hmm. Siyempre, lahat tayo gusto natin makita sila lahat. Di ba? How about the others? Meron ba kayong gustong ipamanang negosyo or alam niyo yun, yung kumbaga something na alam niyo yung makikinabang yung anak niyo? O meron kang kwintas? Kasi kami, kamamatay lang ng father ko noong April 2 and may pinamana sa kanya yung tatay niya. Yung kasi World War II veteran yung grandfather ko, lumaban sa USAFE, no? Part siya ng USAFE. So yung United States Army ba 'yon, on the Far East, parang ganoon. Meron silang dog tag, no, ng mga sundalo. So binigay niya sa tatay ko, tapos binigay din sa akin. Problema, hindi ko makita kung saan nilagay. Hanap ko nga hanggang ngayon eh. So, kayo, anong gusto niyong ipamana? Meron ba? Meron ba gusto ipamana? Mabuksan ko to. Okay. So, nandito na tayo sa chapter 49 at babasahin na natin as we close out, no, itong 49 and 50. So, dalawang chapters tayo ngayon. So, nakatulong, may binasa sa atin kanina. So, na magdidig deeper lang tayo dun sa word kung ano yung mga pwede nating matutunan. Okay, mag-umpisahan na natin. No? Tita Amy, mauna ka na. Verses 1 to 4. Go ahead. Okay, chapter 49, verses 1 to 4. Then Jacob called his sons and said, "Gather around and I will tell you what will happen to you in the days to come. Come together and listen, sons of Jacob, listen to your father Israel. Reuben, you are my firstborn, my strength and the first fruits of my virility, excelling in prominence, excelling in power, turbulent as water. You will not excel,
because you got into your father's bed and you defiled it. He got into my bed. Okay, so ano kagad yung mapapansin natin dito? So unang-una, eh, pinatawag niya yung mga anak niya, yung labing dalawa. O sabi niya, hindi kayo mag-gather around kayo dito at ibibigay ko sa inyo yung prophetic vision ng Panginoon sa inyo. No? Kumbaga, ito'y galing sa Panginoon. Mangyayari in the future. No? Kaya importante ang blessing. Eh. So sabi niya, inunan niya na yung kanyang first son, si Reuben. Okay, quiz tayo. Sino ang nanay ni Reuben? Leia. Leia. Very good. Si Leia ang nanay ni Reuben. Unang-unang anak niya. Sabi niya, my strength and first fruits, no, of my virility, no, na kanyang pagkalalaki. Actually, pinuri niya naman, excelling in prominence, excelling in power, no. Okay sana si Reuben eh. Actually, mabait to, ito yung gustong magdigtas kay ano, kay Joseph nung panahon na yun, kung naaalala niyo. 'Di ba? Yung papatay na si Joseph, 'di ba? Sabi niya, itapon na lang natin sa ano, no, kasi mahirap din na pumatay tayo ng kapatid natin. 'Di ba? So ano sinabi ngayon ni ano ni Jacob dito sa anak niya na ano na what do you call this ano sinabi niya na mangyayari sa anak niya? Sabi niya turbulent as water, so medyo may kaguluhan, hindi ka mag-excel no in the future. Ibig sabihin hindi lang siya kasi mamatay lang, mamatay rin yan hanggang 100 years old o 120, pero yung kanyang mga descendants din. No, sabi niya, bakit? Because you got into your father's bed and you defiled it, he got into my bed. No, sabi ni ano, sabi ni Jacob. Ano ba nangyari? Naalala niyo ba ano nangyari? Anybody? Sino nakakaalala na nangyari? Ano? Si Reuben, nagka-relationship kay Bilha. Nagka-relationship kay Bilha. Oo. Yung sino si Bilha? Maid servant. Oo, yung maid ni ano, ni pangalan nito, ni Rachel. At, Rachel? Yeah, maid ni Rachel yun, maid ni Rachel. At nanay yan, mga kapatid niya. So medyo skandaloso, di ba? Baga hindi magandang tingnan. So nawala sa kanya yung firstborn right. Di ba? O tingnan naman natin itong dalawang mainitin ng ulo. 5 to 7. Tita Fe. 5 to 7. Simeon and Levi are brothers. Their knives are vicious weapons. May I never enter their council. May I never join their assembly. For in their anger, they kill men, and on a whim, they hamstring oxen. Their anger is cursed, for it is strong, and their fury, for it is cruel. I will disperse them throughout Jacob and scatter them throughout Israel. Oh, medyo mabigat itong binitawan na prophetic vision para kay Simeon and Levi. Tandaan niyo, si Reuben at saka si Simeon, yung una at pangalawa na anak, eh, napunta yung birthright kay Ephraim at saka kay Manasseh, yung anak ni Joseph. O ngayon, itong si Simeon and Levi, ano ba kasi yung pinangunahan ito? Bakit naging violent sila? Naalala niyo ba yung story na yon? Ano yung nangyari kung naalala niyo? Yung na-rape? Yung yes. Na-rape, yeah. Oh, sino yung na-rape? Kapatid. Kapatid nila. Naalala niyo yung pangalan? Dina Bonnevie. Yun. Dina. Para maalala niyo, Dina Bonnevie. Ayan. Dina Bonnevie. Oo. Oh, so sabi dito no, their knives are vicious weapons. Bakit? Bakit sinabi ni Jacob 'yan? Eh kasi ba naman ang ginawa nitong dalawang to, kung natatandaan niyo lang ano. Oh, eh pagchismisan natin tong mga to. Eh bakalain niyo eh sabi niya doon sa ano, oh sige, ipapakasal namin yung kapatid namin kahit ni rape mo. Pero
bago kayo mag-join sa amin as people, meron kaming ritual. Kailangan eh, nagpapa-circumcise. So, nagpapatuli. So, pumayag naman yung buong tribo na yon. Nagpa-circumcise sila. Kaya nga, your knives are vicious weapons. Pagkatapos, eh, habang, siyempre, pagkabagong tulik, hindi ka makakagalaw, hindi ka makakatakbo sa kanila pinagpapatay. Lahat yun. Without blessing ni ano, ha? Ni Jacob. Hindi alam ni Jacob yun. Kaya sabi ni Jacob, may I never enter their council. Ibig sabihin eh, baga pag itong dalawa ang leader, ayoko sa konseho nitong mga to kasi walang ma-accomplish kundi patayan. Sabi niya, may I never join their assembly for in their anger they kill men. Diba? So the anger is cursed for it is strong and their fury for it is cruel. Ayan, na-share ko nung youth camp, eh, sabi ko, the love of Jesus is slow to anger. And sinare ko doon sa mga kabataan, no, na we prayed for them na matanggal yung galit sa kanilang puso. Di ba? Napakaganda nun. Bata ka pa lang, wala ka ng galit. Di ba? So, yun. Kaya walang may tutulong itong galit sa buhay natin. No? Ito si Levi. Sino naman ito si Levi? Ito yung naging tribo ng mga Levites o mga priests. Yes, no, mga pare. Okay, so eto na, kumbaga ano to ha, parang kumbaga mamamatay ako tapos pinatawag ko na yung mga anak ko, panganay, mapupunta sa iyo yung lupa ko doon sa Bulacan at 3 hektarya yon, no, pero hindi ko bibigay sa inyo ng buo kasi last time isinanla mo yon, pinangsabong mo, so hindi ko bibigay sa inyo ng buo yan. Ganun, parang ganun na to. Diba? O ikaw naman, pangalawa, yung pabrika, ikaw mamahala kasi magaling kang manager. Alam kong mapapagpatuloy mo yun. Bigyan mo na lang ng profit yung kapatid mo. Tama, ganun. Baga parang nag-iiwan na ng huling habilin. No? Okay, basahin naman natin. 8 hanggang 10. Ayan. 8 hanggang 10. So, next na magbabasa, si Brother James. Brother James, go. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the necks of your enemies. Your father's son will bow down to you. Judah is a young lion. My son, you return from the kill. He crouches, he lies down like a lion or a lioness, who dares still rouse him. The scepter will not depart from Judah or the staff from between his feet until he whose right is comes and the obedience of the peoples belongs to him. Oh, okay. Unang anak si Reuben, anak ni Leah. Pangalawang anak si Simeon, anak ni Leah. Pangatlong anak si Levi, anak pa rin ni Leah. Pang-apat na anak, sino? Si Judah. Hindi pa si Dinah. Bandang huli pa si Dinah. Pagkatapos si Judah. Pero pang-apat anak si Judah. Okay, bakit special tong si Judah? Anybody? Kasi ganda nung sinabi sa kanya eh. Your brothers will praise you. No, your hand will be on the necks of your enemies. Big sabihin eh, kumbaga ikaw ang captor. Kumbaga. Your father's sons will bow down to you. Wow, yung other 11 tribes will bow down to the tribe of Judah. Sabi niya, Judah is a young lion. My son, you return from the kill. He crouches, he lies down like a lion or lioness who dares to rouse him. Meron bang magdi-dare na lumapit habang natutulog o nagpapahinga ang leon? Subukan mo eh, talagang rawr pa lang nun, tatakbo ka na eh, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang kingly something na pinangahawakan. Di ba? So, what do you think? Anong nangyari dito? What do you think? Sino yung tinutukoy dito na lalabas mula sa tribe of Judah? What do you think? Si Jesus. So, ano yung isang tawag kay Jesus na popular? Lion of Judah. Yes, lion. And the lion of Judah. Lion of Judah. Ayan. Kasi siya yung
siya yung lalabas. Kasi special si Judah, dahil kay Judah nanggaling sino? Si David, Haring David. Si Haring David ang lolo ni Jesus Christ. Okay? So special tong si Judah. Okay? So ngayon alam na natin yung connection bakit siya tinawag na Lion of Judah. Okay. So may karugtong pa nga dito, no? He ties his donkey to a vine and the colt of his donkey to the choice vine. He washes his clothes in wine and his robes in blood of grapes. O, di ba? Prophetic? Diba? Anong prophetic dyan? Diba? Yung donkey, yung vine, yung blood, yung robes niya. Diba? His eyes are darker than wine and his teeth are whiter than milk. So it's a prophecy about Jesus. Okay, tingnan naman natin si Zebulun at saka si Issachar. Anong sinabi sa kanila? 13 to 15. Sister Pepot. Ita Pepot. Yeah. Zebulun will live by the seashore and will be a harbor for ships. And his territory will be next to Sidon. Issachar is a strong donkey lying down between the saddlebags. He saw that his resting place was good and that the land was pleasant. So he learned his shoulder to bear a load and became a forced laborer. Siguro makakapagpatunay nito yung mga descendant na lang ng mga Israel. Siguro hanggang ngayon, ano, kung alam nila kung saan sila galing na tribe. No, maaaring siguro umanging isda itong mga tribe ng Zebulun. Si Issachar naman, eh, maganda rin yung binigay kay Issachar. Di ba? Kumbaga, he's a strong donkey. Di ba? He leaned his shoulder to bear a load and became a forced laborer. Oh, naging laborer. Anyway, tingnan natin 16 hanggang 18. Si Dan naman. Pakinggan natin anong sinabi kay Dan. Sister Darren. Dan Darren. Yan, bagay. Dan will judge his people as one of the tribes of Israel. Dan will be a snake by the road, a viper beside the path, that bites the horse's heel so that its rider falls backward. I wait for your salvation, Lord. Wow. Something medyo mysterious ano? Kung ano yung prophecy kay Dan. Verses 19 hanggang 21. Sister Bernadette, can you read po verses 19 to 21? Kindly unmute lang po. Kindly click lang po yung unmute. Ang naklik niyo po yung video. Naka-mute pa po kayo. Yan, okay na po. Ay, sorry po. You know, I have difficulty in reading. Ah, sige, because okay na po. My AMD, oo, yung macular degeneration ko, I have difficulty in reading already. It's okay, tita. Move tayo kay James iPad. James, can you read? Yeah. God will be attacked by raiders, but he will attack their heels. Asher's food will be rich, and he will produce royal delicacies. Naphtali is a doe set free that bears beautiful fawns. Something to interpret, no? Sa kanilang mga buhay paglaon. Ito interesting si Joseph na. Basahin natin 22 hanggang 25. 26. 22 hanggang 26. Pastor Bong. Pastor Bong. Hello, Pastor. Sorry. Try, Pastor. Okay. 22 to 26. Okay. Medyo mahina yung boses mo, Pastor. Okay, Pastor. Narinig na ninyo. Go ahead, Pop. Joseph is a fruitful vine, a beautiful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness, archers attack him. They shot at him with hostility. But his bow remained steady. His strong arms stayed limber.
because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because of your father's God, who helps you, because of the Almighty who blesses you, with the blessings of the above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and womb. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountains, than the bounty of the age-old hills. Let all these rest on the head of Joseph, on the brow of the prince among his brothers. Amen. So particularly, ito rin yung ano eh, binigay doon kay Ephraim at Manasseh no, sa mga anak ni Joseph. Kung naalala nyo last time, di ba? Last Friday, last Friday. Wala tayo ng Friday. Kumbaga, ito yung nangyari exactly at mangyayari pa in the future. No? Kumbaga, talagang si Joseph, no, he was attacked by archers, pero hostile sa kanya, pero his bow remained steady. Diba? Fruitful vine siya beside the spring and its branches climb over the wall. Kumbaga, Joseph na Joseph to eh. And his strong arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob, by the name of the shepherd, the rock of Israel. No? Si Lord yun, by the God of your father who helps you and by the Almighty who blesses you with blessings of the heavens above. Wow. Ito pa, sabi sa 26, the blessings of your father excel the blessings of my ancestors and the bounty of the ancient hills may the rest on the head of Joseph, on the brow of the prince of his brothers. O, di ba nagkatotoo na yung ano, what do you call this? Yung, ang tawag dito, yung ano sa kanya, yung kanyang prophecy no, na nag-bow down na yung mga na paniginipan niya. Nasabi dito sa 27 and 28, Sister Lenlen, may kibasa po. Pababasa niyo ba? Si Benjamin naman, tingnan natin ang sinabi. Tita Lenlen? Okay. Brother Rene, ikaw, mababasa mo ba? Si Kiko po ito. Ah, Kiko. Sige, basahin mo, Kiko. Go ahead. Ah, okay. Benjamin is a wolf. He tears his prey. In the morning, he devours the prey, and in the evening, he divides the plunder. These are the tribes of Israel, 12 in all, and this is what their father said to them. He blessed them, and he blessed each one with a suitable blessing. So last na binlessed, ito si Benjamin, yung pinakabunso, ang magiging wolf daw. He tears his prey, no? In the morning, he devours the prey. Tapos sa evening naman, paghahati-hatiin yung mga plunder. Ibig sabihin, eh, magiging ano rin, ano? Successful din tong si Benjamin. So sabi dito, in 12 tribes of Israel, binlessed na. Tapos yung tatay nila, binigyan ni sila pa ng specific suitable blessing na hanggang ngayon, mapapansin nyo, di ba? Anong napansin nyo sa mga Hudyo hanggang ngayon? Di ba? Isa pa rin sila. Maliit lang yung bansa nila, pero nakabalik sila. Isa yung bansa nila sa pinakamaunlad, technologically advanced. Ang mga Hudyo, kahit saan pumunta, sa Europe, sa Amerika, sa Canada, or even sa Asia, isa sila lagi sa pinakamayayaman. In fact, alam nyo ba na ang maraming pinakamayaman dito sa Amerika ay mga American Jews? Kung mapapansin nyo, nasa kanila rin no, yung mahabang buhay. Pansinin nyo, halos lahat ng mga kine-caregiving ng mga Pilipino, mga Hudyo. 90 years old, 100 years old. Diba? Mahabang buhay nila. Kasi talagang yung blessing na ano, hindi sinungaling si Lord. Diba? So, kumbaga, kay Christian pa yun, no? Hindi. Ah. Kumbaga, talagang kinip niya yung kanyang commandment. Ay, kanyang promise. Tingnan naman natin, namatay na si Jacob. No? Ito yung mga instructions, namatay siya. So makikibasa, Sister Amy, dito tayo sa 29 no, hanggang 32. Sige po, makikibasa. Ah, nakamit po kay Tita, sorry. Then he commanded them, I am about to be gathered to my people.
bury me with my ancestors in the cave in the field of Ephron the Hittite. The cave is in the field of Machpelah near Mamre in the land of Canaan. This is the field Abraham purchased from Ephron the Hittite as burial property. Abraham and his wife Sarah are buried there. Isaac and his wife Rebekah are buried there, and I buried Leah there. The field and the cave in it were purchased from the Hittites. When Jacob had finished giving charges to his sons, he drew his feet into the bed, took his last breath, and was gathered to his people. Wow, sana ganyan ang pagkamatay natin, ano? Yung nakakapagpaalam ka pa, di ba? At nabibigay mo pa yung blessing mo. Alam niyo, minsan nakakalungkot. May mga tao, makikita natin na sa hospital, dadalawin natin, tapos eventually mamamatay sila. Nakakalungkot, no? Pero somehow, mas gugustuhin ko yung ganun death. Kasi I'll be able na makapagpaalam doon sa mga taong dumadalaw sa akin sa hospital. Di ba? Kesa naman yung nagdadrive ka lang, tapos nabangga ka, di ba? Or halimbawa, tulog ka pag gising mo, patay ka na, hindi ka na pala nagising. Diba? So, maganda yung kumbaga, yung nakikita mo, dinadala ka pa ng flowers, binibilang ka ng gusto mong pagkain. O, diba? Kumbaga, na-appreciate mo. No? Ito eh, bigay pa siya ng kanyang charges, no? Yung kanyang mga blessings. Diba? So, ang gusto niya, ano yung huling habilin niya? Malibing saan? Doon kung saan? Sa Abraham and Sarah. Yeah. Doon sa ancestors niya, no? Sa lolo niya at saka doon sa tatay niya kung saan nilibing. Kasi kung naalala niyo, pinag-aralan natin before, bumili itong si Abraham ng lupa para ilibing si Sarah. Di ba? So nilibing niya si Sarah doon. Doon na rin nagpalibing si Abraham and then si Isaac and then si Rebecca, no, tapos si Leah nilibing din pala niya. So hindi to sa Egypt, bumalik sila sa Canaan para ilibing yung tatay nila. Yeah, parang tayo mga Pinoy dito, marami mga Pinoy, no, pag namatay dito sa Amerika, minsan na inuuwi nila yung bangkay. Ang mahal noon, alam niyo ba 'yon? 12,000 to 20,000 ata ang bayad, no. Hindi ko lang alam pero parang ganoon, nasa 12,000 yata, no, ang kailangan pera para i-ship back yung bangkay, no. So yung iba naman kinikremate, tas inuuwi yung doon nililibing sa Pilipinas yung abo, di ba? So yun yung bilin ni Jacob, no, makabalik doon sa promised land, kasi yun yung promised land . Okay, so alam nila na eventually babalik din sila. Kasi naalala niyo yung prophetic na sinabi rin ni Jacob last Friday, di ba? Kung naalala niyo, sabi niya, sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka kay Joseph, no, pagpapalain ko kayo doon, pero huwag magla, ibabalik kita sa promised land. Kaya yun sinabi niya kay Joseph, ibalik niyo ako sa promised land. Alright, so yan, tapusin natin yung 49 at pag-usapan natin yung 50, last chapter. This time mamamatay naman si Joseph. So last chapter ng Genesis, next Friday, Exodus na tayo. Pero bago natin iwan yung 49, meron ba kayong anything na gusto nyong i-add, ibigyan ng comment or magbigay kayong commentary or magbigay ng input or napansin or meron kayong tanong bago tayo mag-move sa chapter 50? Go ahead, kahit sino. Just unmute yourself. May question kayo or anything na gusto nyong question alam? Go ahead, tita. Hindi nalaman ni Jacob o ni Israel yung ginawa ng mga kapatid niya kay Joseph? Nalaman yan. Sigurado. Kasi naka-based yung ano eh. Yung kanyang prophetic blessings doon sa past, 'di ba? O tingnan mo si Ruben, sabi niya, ikaw ginalaw mo yung isa kong mistress, so hindi sa'yo mapupunta yung birthright. So alam nila, no, ito, kayo naman Simeon and Levi, kayo naman
mamamatay tao. So, ano, kumbaga alam ni Joseph. Alam ni ano. Kasi in the first place, bakit nandun sa Egypt ka? Sabi nila patay ka na. Di ba? Parang kumbaga siyempre, obviously, ingi sila ng tawad kay Jacob. And then they moved on. Naghingi, pero hindi alam ni ano nung tatay. Alam. Kasi hindi niya inano eh. Hindi na, niya minention. Na? Hindi niya minention dun sa ano. Kasi sino ba yung gumawa nun kay Joseph? Di ba sila Simon? Oo, sila rin yun. Oo. Pero hindi na kasi na naging focus nila eh. Kasi mapapansin nyo ito pag binasa natin yung chapter 50. Kasi medyo kakabahan pa yung magkakapatid eh. Patay na si Jacob. Di ba? Parang, naku, baka magiganti na to si Joseph. Di ba? Kumbaga, eto kasi dito pumapasok kasi yung tinuturo ng Panginoon na kapag nagpatawad na tayo, ang sabi ng Biblia kasi, there's no condemnation in Christ Jesus. Kumbaga, hindi na natin ibinabalik-balik pa. Di ba? Diba, may nagkasala sa'yo. Tapos, pinatawad mo na siya. Kahit hindi humingi ng tawad, pinatawad mo na sa Panginoon. Oh, hindi yung pag nakita mo siya ulit, kukundem mo. Mm-hmm. Pero kay Simon, siya binanggit niya, di ba? Na ano? Simeon? Binanggit niya yung mga ano, yung mga pagkakamali nila. Pero what I'm saying is, what they call this, binanggit nila yung, dali, admit ko lang si, ano, si Shane. Binanggit nila, hindi lang binanggit dito na yung kay Joseph, pero kasi umaga, i-material na dahil nakapagpatawad na sila. Parang gano'n. No? I don't know kung bakit hindi lang binanggit. Ano? Pero nag-focus sila doon sa ginawang mali noong nakaraan. At the same time, doon binase ano yung mangyayari sa'yo. Kaya importante, may consequence kasi yung mga scenes natin. Eh. Maraming tayo, minsan napatawad na tayo, pero may consequence yung scene. Halimbawa, example ng consequence ng scene. Doon sa klase namin, ng babae siya, sabi nung ano no, nung nag-testify, ng babae siya, tapos humingi siya ng tawad sa asawa niya tsaka sa Panginoon, pinatawad naman siya. And then they live happily ever after. Not really, may consequence ng scene. Eh. Ang consequence ng scene, nagkaroon siya ng sexually transmitted disease. So, yun yung consequence ng sin. Parang ganun yun. No? Kumbaga, okay. Ito may, kumbaga, they were forgiven, okay? They will live a good life kasi chosen people sila. Pero may mga consequences yung sin. Tandaan natin, kahit anak tayo ng Diyos, kahit pinatawad tayo, yung ginawa nating mali, may consequences yun. Halimbawa, araw-araw ka nagiinom, araw-araw ka naninigarilyo, araw-araw ka nagdadrug, siyempre may epekto sa katawan mo yan. Diba? O, sabihin mo humingi ka ng tawad sa Diyos, pero kung ano man yung kinarga mo sa sarili mo, may consequence yun. Parang ganun. So, halimbawa, yun nga, meron naman ako na pakinggan na testimony na na-realize niya na ang pagiging bakla ay, kumbaga, tinatawag siya ng Panginoon na maging tunay na lalaki ulit. So, binigay niya yung buhay niya sa Panginoon and then he became a man again. Kumbaga, tinapon niya na yung mga gown niya, tapos nakipag-break na siya dun sa kinakasama niya, no? Tapos eventually okay na siya. Pero isa sa consequence kasi may isa siyang ginawa, naging transgender siya. So pinaputol niya yung kanyang kaligayahan, no? So pinaputol niya, feeling niya babae siya. So ang problema nung naging lalaki na uli siya dahil nga naborn again siya, na in love na siya sa totoong babae. So sa totoong babae, part of the consequence, hindi niya na pwedeng gamitin 'yon kasi hindi pwedeng reattach 'yun eh. Diba? Yung mga ganun. O kaya meron naman, ganun, nagkaroon ng AIDS. So those are consequences. No? Pero, you have eternity. You have eternal life. Parang ganun. So, etong mga to, may mga consequences yung ginawa nila. Pero, kumbaga, the Lord will ano take good care pa rin of Israel. Ayan. Hindi ko lang alam kung ba't hindi na binanggit yung kay Joseph. No? Pero, yes, that's it. Totoo yun. Kasalanan. Malaking kasalanan yung ginawa nila kay Joseph. Pero, come to think of it, even galing kay Lord, even galing kay Joseph, no, sabi nila na, kumbaga, let's forget about it because ginamit din naman ng Panginoon, no, for His purposes yung nangyari sa akin para ma-save pa rin kayo for a greater purpose. Okay, so tingnan natin. No? Good evening, Shane. Kamusta? Let's go to
Good evening po. Good evening, good evening. Jacob, thank you for your prayers. Ay, kamusta? It's like I won the case. Oh, praise the Lord. Wow, congratulations. Praise the Lord. I will give you the story siguro sa Sunday. Sunday na lang. There's a miracle talaga because I gave up already. Yeah, buburahin ko na yung pangalan mo sa prayer list. Nasa prayer list yung pangalan mo eh. Nakalagay doon. Shane. Wag, kailangan ko pa ng prayers. Kailangan pa. Sige, di ko manap. May gusto di pa. May ano pa pala, family divorce pa. Pero tapos na yung restraining case. Restraining order. Case. Basta wala ng restraining, okay na yan. Sige, di ko buburahin. Okay, move tayo. Balik tayo kay Tita Fe. Tita Fe, ito na. Patay na si Jacob. Burial niya na. Tingnan natin ano nangyari. Makikibasa po verses 1 hanggang 5. Go ahead, Tita Fe. Okay. Then Joseph, leaning over his father's face, wept and kissed him. He commanded his servants who were physicians to embalm his father. So they embalmed Israel. They took 40 days to complete this. The embalming takes that long, and the Egyptians mourned for him 70 days. When the days of mourning were over, Joseph said to Pharaoh's household, "If I have found favor with you, please tell Pharaoh that my father made me take an oath saying, 'I am about to die. You must bury me there in the tomb that I made for myself in the land of Canaan. Now let me go and bury my father. Then I will return.'" Wow. So ano yung napansin ninyo sa kwentong ito? It's interesting, no? Patay na si Jacob. Burial niya na. So sa tingnan natin yung ano yung cultural background ng panahon na yon. Ano yung napansin niyo? Ano they kissed the dead. Go ahead, Paul. Go ahead. They kissed the dead. Mm-hmm. They kissed the dead. Oh. Was there a time na somebody died na malapit sa'yo and you hold the hands of the person who died or embrace the person you died right after he or she breathed her last breath? Yeah. Mm-hmm. Yes. Yep. Kiss or even kiss, no? Yeah. Kiss. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, naalala ko nung yung tatay ko namamatay, nire-revive siya. Yung pinsan ko, umiiyak, tapos niyayakap siya. Eh, sabi ko doon sa kapatid ko, sabihin mo huwag yakapin kasi hindi pa siya natetest na COVID. Kasi baka COVID positive, di ba? Mahawa siya. Pero buti naman, negative naman yung father ko. So, okay. Pero iyak siya na iyak, niyayakap niya. Para siya yung anak eh, di ba? Kasi kumbaga, malapit siya siguro sa tatay ko. So, yun yung ano, no? Yun yung... kadalasan ginagawa natin, umiiyak tayo, inahalikan natin, niyayakap natin. For the last time, nahawakan natin yung kamay ng mahigpit. Diba? Kasi parang buhay pa yun eh, kamamatay lang. Hindi pa siya malamig, diba? Hindi pa siya matigas. Bagay, parang buhay, parang natutulog lang yun. Diba? Wala pang amoy yun. Mahinit pa. Yeah, yeah. Oh, tsaka wala siyang amoy dahil hindi pa naman siya nabubulok eh. Parang ganun, diba? So, kumbaga, parang ano pa siya, parang buhay pa siya pero wala nang buhay. Parang ganun. So, ngayon, inimbalsa mo na itong si Jacob, si Israel. No? Pansinin niyo yung pagkakaimbalsa mo. Sabi dito, 40 days inimbalsa mo. Ang haba. Bakit? Egyptian process eh. Kasi nasa Egypt sila. Pero ang controversial dito, yung mga Egyptians umiyak for 70 days. Ang tagal nilang nagburol. 70 days ha. Bakit sa tingin niyo umiyak yung Egyptians? Amo kasi nila si Joseph. Exactly. Galing talaga ni Tita Lenlen. Valedictorian talaga to. Di ba? Boss nila si Joseph eh. I mean, sometimes, no? Sometimes, alimbawa, meron kasi akong inilibing dati. Hindi naman siya, wala naman siya masyadong kilala. Hindi naman siya palalabas. Pero ang daming tao sa burol niya. As in. Alam niyo kung bakit? Kasi yung anak niya, pastor. Kumbaga, nakikiramay yung tao doon sa pastor. Nakuha natin?
So umiiyak. I mean, yung tatay niya, hindi kilalang tao, lagi lang nasa bahay, tahimik lang, hindi lumalabas. Ano, parang walang kaibigan eh. Pero nung namatay, ang daming tao. Kasi yung anak niya, pastor. No? So, kumbaga, nakikiramay yung mga tao, yung mga taga-church, nagpuntahan lahat. Ang dami talaga. So, nakikiramay sila doon sa namatayan na pastor. So, ganito rin yun si Joseph. Di ba? Eh, Joseph is the man. I mean, he's the governor. Di ba? Kundi dahil kay Joseph, gutom sila. Di ba? So, tama si Tita Lenlen, si Bossing, namatayan eh. Kaya umiyak silang lahat, di ba? Kasi nakita nila nalulungkot yung leader nila. So, nalungkot din sila para kay Joseph. Not because of Jacob. Jacob is nobody sa Egypt, di ba? Kasi migrant lang siya, immigrant lang siya doon eh, di ba? Ang talagang bansa niya yung Canaan eh, di ba? So, yeah, in respect of the governor, everybody cried. Parang ganun. Okay. Yeah. Sabi dito, when the days of mourning were over, no, pumunta na siya kay Pharaoh. At si Joseph. Ang sinabi niya kay Pharaoh? Anybody? If I have... No? Patay na ang daddy niya. Oo, sabi niya kay Pharaoh, Pharaoh, patay na si daddy. Eh, ngayon, kung may favor ako sa mata mo, eh, merong huling... ano, habilin itong tatay ko na gusto niya ilibing sa Canaan. No, kumbaga, it doesn't make sense. Sa isip-isip siguro ni Pharaoh, it doesn't make sense babalik kayo doon, eh, tag-gutom nga doon. Pero sabi ni Joseph, no, kasi gusto ko makita nyo anong klaseng karakter meron si Joseph. Sabi niya, now let me go and bury my father. Then I will return. Mm-hmm. Okay, bakit siya nagpapaalam kay Pharaoh? Okay. Respect. Respect. Boss niya respect. Kasi yun eh. Exactly. Boss niya naman kasi si Pharaoh. Diba? Pharaoh is number one. Joseph is number two. Yeah. So, at boss niya si Pharaoh. He was worried. He knows that the Pharaoh is gonna get worried because there's nobody like him. Exactly. So, exactly. Letting the Pharaoh know that don't worry, I'm coming back here. Nadali mo. No? Una, it's a sign of respect. Nirespeto niya si Pharaoh. Kasi pwede naman siya, eh, governor ka eh. Teka, libing ko lang to. Wala naman masama sa gagawin niya. Ililibing niya lang naman. Di ba? Pero sign of respect, nagpaalam siya. Pangalawa, he doesn't want Pharaoh na mag-worry. Kasi crisis time to eh. Diba? Crisis time to. Ang crisis manager niya, si Joseph. Kumbaga, parang COVID time. Tapos biglang aalis yung ano mo, yung best person mo sa COVID crisis. Kumbaga, ikaw yung presidente, ikaw yung hari, malilito ka. Diba? So, tsaka siyempre, ayaw niyang mabigyan ng alalahanin si Pharaoh, yeah, na kapag pumunta siya sa Canaan, all the resources will go to Canaan because Joseph is there and then Egypt will be left behind. So, kumbaga, sabi niya, if I found favor sa'yo, let me go, pabalik ako. At kilala niya si Joseph. He's a man of his word, no? Man of, ano, ino-honor niya yung word niya. Honor. Diba? So, sabi niya, sabi ni Pharaoh, so Pharaoh said, go and bury your father. Father. In keeping with your oath. With your own. Sabi niya, oh, basta huwag mo lang kalilimutan yung pangako mo. Diba? Kasi hindi pa tapos yung ano, ah, hindi pa tapos yung crisis. Ano pa to eh. Kumbaga, may problema pa sila. So ayaw niya na mawala si Joseph. Alright. So tingnan natin yung next. 7 to 11. 7-11. Sister Darren. Then Joseph went to bury his father and all Pharaoh's servants, the elders of his household, and all the elders of the land of Egypt went with him, along with all Joseph's family, his brothers and his father's family. Only their dependents, their flocks, and their herds were left in the land of Goshen. Horses and chariots went up with him. It was a very impressive
procession. When they reached the threshing floor of Atad, which is across the Jordan, they lamented and wept loudly. And Joseph mourned 7 days for his father. When the Canaanite inhabitants of the land saw the mourning of the threshing floor of Atad, they said, "This is a solemn mourning on the part of the Egyptians." Therefore, the place is named Abel Mizraim. It is across the Jordan. Yes. Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? Unang-una pa lang. The elders of the land of Egypt went with him. Nakilibing. Nakilipaglibing, di ba? Ibig sabihin, ito yung mga government officials sumama para ilibing si Jacob sa Canaan. No? Along with Joseph's family, mga kapatid niya, mga brothers niya, and their family. No? Sino yung mga naiwan lang? Mga their dependents, their flocks, no? And their herds were left in the land of Goshen. Siyempre, to show them na hindi naman sila lumilipat ng Canaan. Diba? Horses and chariots went up with him. It was a very impressive procession. When was the last time na nakakita kayo ng impressive procession? When was the last time? Naaalala nyo? Lady Diana ba yun? Lady Diana? Yeah, yeah, impressive ba niyo? Princess na pala siya nun. Oo, si Princess Diana. Sino pa? Sino pa naaalala niya mahaba? Sino? Cory Aquino. Cory Aquino. Yes, uh-huh. Yeah, naaalala ko yun. Nagalit pa si Willie Revilla. Naaalala niyo yun. Sino pa po? Ninoy? Ninoy, yeah. Si Ninoy, yung procession niya, hindi siya nilinis. Naalala niyo yun? Talagang may blood pa yung pung katawan niya, sabog yung mukha niya, di ba? Procession talaga siya. Mm-hmm. And then that captured the hearts of the Filipino people and they rebelled against Marcos, di ba? Sino pa? Sino pa yung naalala niyo na ano? Kennedy, yes. Kennedy, no? Yung procession din nun, matindi. Diba? Sino pa sa history na naaalala niya? Marcos, hindi eh. Hindi. Nakaburol siya, di ba? Binurol lang siya eh. Hindi naman siya nilibing. Late din lang siya nilibing. Pinalibing siya ni Duterte. Pero for the longest time, nandun siya sa Ilocos. No? Para museum. Nasa refrigerator. Nasa freezer. Yan, nakita ko pa yung pagpasok mo dun sa may ano. Mm-hmm. Nakapasok ako dun eh. Malamig na malamig yung room. Tapos, ano, naka-sealed siya sa ano, parang glass. Pero mukhang wax eh. Kasi mukhang bata si Marcos. Tapos, Pastor, may apat na ilaw, kandila. Oo, nakapasok din kayo doon, tita? Nakapasok ako doon. Yun, sa parang batak. Wax lang siya. Wax parang lang. Wax eh. Oh. Sa batak yun, sa batak. Sa bahay nila, di ba? Yeah. Tapos parang sa ilalim yun, parang gano'n. Ano, sino pa? Ano, may naalala pa ba kayo na noon namatay, nagluksa talaga yung buong bayan? Di ba si Fernando po? FPJ, yes. Si FPJ, nagloksa yung buong bayan, di ba? Ang naalala ko noon, ha? Si Julie Vega. Ah, yeah. Oh, naalala niyo yun? Grabe yun. Na namatay si... Kasi batang Pastor, bata. Sa ano? Aha. Sa mga baryo-baryo, hindi man sila popular, pero maraming ganun lagi kasi yung mga tao nakikikain lang. Nakikain lang. Libreng kapit tinapay. No. Pero ito yung kumbaga yung na-capture yung heart ng tao tapos nalungkot talaga si Rico yan na namatay, di ba? Parang nalungkot yung buong bayan, di ba? Kahit artista lang yun. Ngayon nakamamatay Blanca, lang. Nida Blanca, Pastor. Oh, si Nida Blanca. Kamamatay lang kanina ni ano, di ba? Ni Susan Roses, di ba? Asawa ni FPJ, di ba? So, kumbaga, these people are influential eh, no? Oh, pero May 20 yung namatay. Si ano si kasi Lennon. Si John Lennon. Yes. Naalala ko rin yun, John Lennon. Binaril siya, no, 1981. Kumbaga, itong si Jacob, popular siya, siyempre, sa bansa niya, sa Canaan. Siya yung leader, eh. Di ba? Siya yung patriarch, eh. At popular siya siguro sa mga karatig bansa niya. Pero popular siya sa Egypt kasi anak niya si Joseph. Di ba? Parang ganun. Parang ba si Bongbong, popular, anak siya ni Makoy. Eh. Parang ganun. Si Pinoy, anak kasi siya ni Ninoy tsaka ni Cory, kaya popular. Parang ganun. So, kumbaga, may connection eh. No? Parang ganun. So, impressive yung procession niya, di ba?
Tapos pagdating doon sa ano, threshing floor of Atad, which is across the Jordan, ito medyo interesting din to. They lamented and wept loudly. Miyak sila. No, at saka lamented, ibig sabihin parang yun, binurol na naman ano. Nag-mourn na naman sila for 7 days para kay Jacob, di ba? So it's a process. Mourning is a process. Hindi basa-basa pwedeng okay ka na eh. Alam mo yun. Ako, sa experience ko kasi, nung namatay yung father ko nung April 2. Ano ba ang April 2? Tingnan natin sa kalendaryo. Tingnan ko lang sa kalendaryo kung ano yung April 2. Ano nga ba yung April 2? Ano? Sabado. Saturday. Yes, it's a Saturday. And April 3 is Sunday. And I have to preach on Sunday. Kasi wala na ako mapagbibigyan eh. It was hard. Alam niyo yun, kumbaga, hindi siya ganun kadali. Kumbaga, no, it was painful. Pero you have to do it. Diba? Kasi hindi mo basta pwedeng ipasa. Diba? So, kasi kung titingnan niyo yung proseso nila nung pag-mourn, talaga it will take time. Kasi yung pagkawala ng isang tao na importante sa iyo, it will take time talaga to mourn. Okay? So, sabi dito, when the Kenite inhabitants of the land saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, "This is a solemn mourning on the part of the Egyptians. Therefore, the place is named Abel Mizraim. It is across the Jordan." So ito na, mga kababayan na ni Jacob. No? Sabi niya, ito na, nakita na nila na ililibing na itong si Jacob. So dito sa verses 12 and 13, makikibasa at Tita Pepot. Ay. Okay na po. Okay. 12 to 14. So Jacob's sons did for him what he had commanded them. They carried him to the land of Canaan and buried him in the cave at Machpelah in the field near Mamre, which Abraham had purchased as burial property from Ephron the Hittite. After Joseph buried his father, he returned to Egypt with his brothers and all who had gone with him to bury his father. Ayan. So he made this, he was true to his promise, no? Bumalik siya sa Egypt. Kasi pwedeng hindi na siya bumalik. Di ba? Parang hindi, wala na exodus. Nandun na sila. Kasi mababalik hindi na sila dun eh. Di ba? So, okay na. Nakalibing na tong si Jacob. Tingnan natin ano nangyari. Ito, interesting to. Itong part na to. Joseph's kindness. No? Ano nangyari? Ano nangyari dito? Oo. So, basahin natin. 15 hanggang 17. So, 18, sorry. 15 hanggang 18. Makikibasa. Shane, can you read? When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said to one another, "If Joseph is holding a grudge against us, he will certainly repay us for all the suffering we caused him." So they sent this message to Joseph: Before he died, your father gave a command. Say this to Joseph: "Please forgive your brother's transgression and their sin, the suffering they caused you. Therefore, please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when their message came to him. His brothers also came to him, bowed down before him, and said, "We are your slaves." Okay, ito interesting part. Kala natin, tapos na yung highlight. May highlight pa na naman dito. Ano napansin nyo? No? Sabi dito, when Joseph's brothers saw na patay na yung tatay nila, tapos sabi nila sa isa't isa, "Nako, kung may tinatago pang sama ng loob itong si Joseph, yari tayo, patay na si tatay. Babalikan tayo nito. No? Sigurado, magsasuffer tayo." Teka, paalala na natin yung sinabi ni tatay kay Joseph. Ano yung sinabi niya? O Joseph, sabi ni tatay. O, ito na yung sagot.
Ito yung sagot sa tanong ni ano ni Tita Lenlen kanina, oh, 'di ba? Na kung alam ba ni Jacob yung ginawa ng mga kapatid niya kay Joseph. Oh, sabi ni Joseph, eh sabi ng mga kapatid, "Oh Joseph, eh bago namatay ang tatay, meron siyang commandment." Commandment na nga eh, 'di ba? Ibig sabihin ng commandment, utos 'yun, 'di ba? So, pakisabi daw sa iyo 'to. Patawarin mo na daw kami doon sa ginawa namin. Kalimutan mo na 'yon. Tapos Pastor. Apo. Mukhang gawa-gawa lang yun ang magkakapatid. Oh, hindi naman sinabi ng tatay yun eh. Oh, duda ko dyan, duda ko. Invento na, hindi yan ang sagot. I think, hindi nila kay, ano, kay Jacob. Tapos, hanggang sa mamatay si Jacob, hindi sinabi. Parang nilibang na lang nila na si Joseph ay buhay. Pero they never tell their father. Talaga ano ah, talagang ano yun ang yung ano ah. They actually gawa-gawa naman talaga Pastor kasi nakasabi naman talaga dito, so they send this message to Joseph. So they are the one who made it. So hindi nila sinabi, hindi na rin na ano ng tatay dahil matanda na, nakalimutan na. So anong ano dito, anong kumbaga anong motibo ba't nila ginagawa to sa tingin niyo? Natakot sila. May grudges pa sila. May grudges pa sila. Baka sila balikan. Sobrang takot. Hindi pa sila nagbago. Sobrang takot. Ano? Sobrang takot. At saka, itong si Joseph, baka akala nila, eh, ano, may grudges pa. So, para to make sure, iklaro natin kay Joseph to. Di ba? Pero kasi, yung pinaka-message na to, magaganda interpretations niya, no? Pero ang pinaka-message nitong 16 and 17 and 18, and nandun sa verse 18, it's a fulfillment of the prophetic dream of Joseph. Again, for the second time. Kasi remember, nag-bow down na sa kanya nung bumibili nung ano, ng mga staff sa Egypt, no? Mga goods. Oh, pero ito magbabow down na. Takot sila eh. Sabi nila dito, no, his brothers all came to him, bowed down before him and said, sila na 'yung nagclaim, "We are your slaves." In comparison doon sa earlier chapter, no, sa mga 30s 'yun eh, Genesis 30s to something. Sinabi nila na, "Baliw ka ba, Joseph? Paano kami magiging slave mo? Una, mas matatanda kami sa iyo, pangalawa ka sa bunso, pangalawa, kumbaga imposible ang sinasabi mo." Even si Jacob, sinabi niya, "Ang ibig mo ba sabihin, lahat kami magbabow down sa iyo?" And it happened, and it is happening again. Plus yung kaninang binasa natin na prophetic na blessing kay Joseph is same thing. That he will, ano, kumbaga, he will hold down the enemy sa neck nila. Kumbaga, talagang nasa leadership position siya. Nakaposisyon talaga siya. Nilagay siya ng Panginoon doon. No, kumbaga, kay ito ay gawa-gawa man or maaring sinabi ba to ni Jacob, binilin ba talaga? Diba? Kasi parang nga nakakaduda. Oh, sabi dito, "Oh, before he died, your father gave a command, Joseph. Huwag mo daw kaming saktan. Huwag mo daw kaming balikan." Diba? So, kayo, anything, any input sa mga pangyayaring ito? Sa highlight na to? He cried because he have no choice but to forgive them. Mm-hmm. Alang-alang ka gusto niya siguro. Joseph wept. Then their message, when their message came to him, yeah, umiyak, napaiyak si Joseph. Tingnan natin yung sagot ni Joseph. Yeah, tingnan natin. Verses 19 to 20. Lambot ang, Pastor, malambot ang puso ni Joseph. Ano? Yeah, he's a good man. Joseph is a good man. Yeah. Mait. Yeah. James, makikibasa. Brother James. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You plan evil against me. God planned it for good to bring about the present result, the survival of many people. Therefore, don't be afraid. I will take care of you and your children." And he comforted them and spoke kindly to them. Yan. Ano ba magandang matutunan dito? Kasi ang tinuturo sa atin ng mga pelikula natin, di ba? Lahat ng mga action movies, ng pelikulang Pinoy, di ba? Inapi ka, gumanti ka.
Pagdating ng panahon, patayin mo sila lahat, di ba? Anong tinuturo ng mga drama queens natin, di ba? Mula Nora, Vilma, Sharon, di ba? Mga Maricel Soriano. Inapi ka, babangon ako, dudurugin kita. Di ba? Ano yung mga turo ng mga telenovela ni Marimar? Mahirap. Pagkatapos, natagpuan ng tatay na mayaman, eredera pala. Babalikan ngayon yung mga umapi sa kanya. Diba? Yung mga nginungod pa siya noon sa mga lupa or putik, gagaya. I mean, it's all about the vengeance. Yeah, lahat vengeance ng pelikula, Vengador. Mm-hmm. Diba? Vengeance. Diba? But this guy, this is the true heart of God. Ang Diyos natin, hindi siya Vengador. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka talaga. Sana ganun din yung puso natin. Amen. Diba? Na kapag humingi tayo, pag may humingi ng tawad sa atin, eh, kalimutan na natin yung sabi, there's no condemnation in Christ Jesus. Diba? Patawarin natin sa puso. Kasi alam nyo, ang mapagpatawad na puso ay kumbaga pagpapalain ng Panginoon, no? Sa magmamanifest sa iyo, sa disposition mo sa buhay, sa physical health mo. Kasi pag madami kang pain, bitterness sa puso, naku, papangit ka at saka magkakasakit ka. Kaya para ano, tsaka biro mo natutulog na maimbing yung kaaway mo since hindi mo pinapatawad, ikaw hindi ka makatulog. Di ba? Magpatawad ka na lang, di ba? So dapat matuto tayo magpatawad. Kasi sa ang ganda nung sinabi ni Joseph eh, no? Don't be afraid. Okay, matakot, no? Am I in the place of God? Ako ba yung Diyos? Di naman ako yung Diyos eh. Sabi niya ganun, no? Eh oo, evil yung ginawa niyo sa akin. Pero ang Diyos natin, ito yung Romans 8:28 eh. God planned it for good to bring out the present result. No, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good, no? For those who love God and called according to his purposes, 'di ba? Sabi niya kaya give glory to God. Yes, he still give hindi niya kinlaim yung glory, no? Kasi dapat din ganun din tayo. Halimbawa, may pagkakataon na may nagkamali sa atin, humingi ng tawad. Sabihin natin, by the grace of God, mapapatawad kita. Kasi totoo lang na pag ginalit natin, ginamit natin yung sarili nating pangunawa, eh mangingibabaw talaga ang galit. Pero pag gamitin natin yung pangunawa ng Diyos, matututo ka magpatawad. Kasi papaalala sa inyo ng Diyos eh, teka lang, may utang ka sa akin 1,000, pinatawad ko. Sabi ko, quits na tayo. Dahil humingi ka ng tawad, sabi mo, pwede, huwag ko nang bayaran. Sabi ng Diyos, huwag na bayaran, 1,000. Eh tapos may humingi sa'yo ng tawad, 10 piso lang yung pinautang mo. Kung talagang singili mo, malupit ka pa sa Bombay, di ba? Malupit ka pa dun sa 5-6. Ah, di ba? Eh, talaga hinahabol-habol mo, 10 piso lang. Kumbaga, nire-remind tayo ng Diyos na ako nga, pinatawad kita eh. Matuto ka rin magpatawad. Di ba? Amen. At saka, Pastor, this happened because this is what all God wanted. Like, yung sa kay Moses, he made the Pharaoh being arrogant so that he could show his power too. Mm-hmm, so, Yeah. Kumbaga, there are things in life na nangyayari kasi for the glory of God ay ma-showcase, di ba? So ito, inalaw din ng Lord. O sige, mag-suffer ka, Joseph. Hindi dahil sa gusto kitang mag-suffer. In fact, it pains me seeing you suffering. Pero you'll go through that kasi there is a greater good na mangyayari. No? So baga, good to bring about the present. Yeah. Kasi biro nyo, survival of many people. It's the same thing. God allowed Jesus to suffer and die, pero it's a greater good, no? For the present result, the survival of many people. Kung hindi namatay si Kristo, edi wala tayong salvation. Di ba? So, it doesn't mean now if we go through suffering, it is because God wants us to go through suffering dahil sadistic siya. No. There's always a reason behind that. No, na kumbaga, usually ginagamit niya yan, no, kahit pagkakamali pa natin, for a greater kumbaga, to bring about the present result. Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, at sa palagay mong magandang kinatatayuan mo dahil binigay ng Panginoon, eh lahat yan, kumbaga, pinlano ng Diyos para magkaroon ka ng ano, na mas ma-appreciate mo siya. Kasi pagka puro goodness lang, sa totoo lang, hindi mo ma-appreciate masyado ang Diyos. Ma-appreciate mo, yes, thank you Lord. Pero mas masarap ma-appreciate ng Diyos after winning a struggle. Sa totoo lang. Talagang ma-appreciate mo talaga siya. Di ba? Kasi talagang, alam mo yun, parang yung sugat mo, pinagaling niya.
yung madumi, nilinis na. Di ba ma-appreciate mo yun? Kasi halimbawa, pasok ka sa bahay mo, ang linis. Kinabukasan, pasok ka ulit. Pag-uwi mo, malinis. Di mo na masyado mapapansin kasi expected mo na malinis eh. O halimbawa, sa buwan kang di mo eh, ang dumi. Pagdating mo, ang dumi. Tinawag mo ngayon yung katulong mo, sabi mo. Pwede mo mapapakilinis to? Pagbalik mo, kinabukasan, sobrang linis. Di ba mas ma-appreciate mo? Kasi nakita mo yung dumi. And then pagbalik mo kinabukasan, malinis na. So same thing din sa buhay natin. Mas ma-appreciate natin ang Panginoon kapag dumaan tayo sa dumi. Galing tayo sa lusak, galing tayo sa putik, inahon niya tayo, nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo. Then we have, kaya tayo umiiyak pag praise and worship time because we remember the goodness of God. Amen. So yun, ito tapusin na natin. Ano, sabi dito, basahin natin. Ito, namatay na si Joseph. Ayan. So, makikibasa hanggang sa last part, 26. So, Pastor Bong, ayan, ang ating radio announcer. Kuya Cesar. Si Kuya Cesar. Bakit Kuya Cesar? Mabagal yun, di ba? Ay, pag nga na ganun. Ano yung pag, mahirap daw mag-announcer ng basketball yun eh. Ay, pinasa kay Jaworski. Ay, tapos na pala. tapos na pala yung basketball. Kaya, Pastor Bong. mahina, Pastor Bong, yung audio mo. Para may problema. Teka, Pastor. Saglit lang. Okay, Pastor. Okay na? Okay na, okay na. Pastor, narinig na ninyo? Yan, loud and clear. Yeah, narinig na namin yung DJ's voice. Ako, sige, Pastor. Verse 21. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them. 22? 22. Joseph stayed. 22. Oh. Joseph stayed in Egypt along with all his father's family. He lived 110 years and saw the third generation of Ephraim's children. Mm-hmm. Also, the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110, and they embalmed him, and he was placed in a coffin in Egypt. Wow. Parang parang cinematic to ah. Ano ba? Oo. Patay na si Jacob, si Joseph and his father's family. They remain in Egypt. 110 years pa siya inabot. Mm-hmm. Oh. In fact, inabot niya yung apo niya. De, apo niya sa tuhod? Oo. Apo niya sa tuhod, di ba? Kasi Ephraim's sons to the third generation. So parang si Tita Fe, 'di ba Tita Fe, si Justin apo mo sa tuhod 'yun eh. Yung isang sumama sa ano natin sa mga youth, no. And then sa anak niya naman si Manas eh, si Makir ay na-recognize pa ni Joseph yung apo niya, 'di ba? Tapos sabi din sa 24, kinausap niya na yung mga kapatid niya, no. Maaring may patay na siguro sa mga kapatid niya. Mas matanda sa kanya yung mga yun eh. O baka mga ano, mga tribe or maaring may kapatid pa siyang buhay. We don't know. Pero sabi niya, Joseph said to his brothers, no, eh, mamamatay na ako. No? Pero, ito prophetic na naman to ha. God will certainly come to your aid. Tutulungan kayo ng Panginoon kahit wala na ako. And bring you up from this land to the land he swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. Oh, teka, tingnan niyo yung scenario. Ah. Okay sila sa Egypt. Masaya sila doon. Wala silang problema sa pagkain. Pero
bakit sinasabi ni Joseph na tutulungan kayo ng Panginoon, ibabalik kayo doon? Di ba? So, wala naman silang idea na babalik sila doon. Kasi okay na sila sa Egypt eh. Until namatay yung Pharaoh sa Exodus, di ba? Pagkatapos may bago ng mga Pharaoh. Pagkatapos, nalimutan na si Joseph and then they were considered as slaves. Tapos sabi dito, so Joseph made the sons of Israel take an oath. Sabi niya, oh, mga kapatid ko, mangako kayo. Ang sabi niya ganun, mangako kayo. Na pagka tinulungan kayo ng Panginoon na makaalis dito sa Egypt, pabalik sa Canaan, sa Promised Land, eh bibit-bitin niyo yung mga buto ko mula dito pabalik doon. Ililibing niyo rin ako kung nasaan inilibing si tatay at si lolo. Sabi niya ganun. So, Joseph died at the age of 110. Ito na, they embalmed him and placed him in a coffin in Egypt. So, hindi siya nilibing. Diba? Kasi bibit-bitin siya. At saka naman ang Egyptian, hindi naman talaga nilibing. Yung minamamify nila, diba? Ganun sila. Yun. So, yes. Anong ating takeaway? Anong ating takeaway sa gabi nito? Ang dami nating pinag-usapan. Pastor, ba't hindi siya nilibing sa Jacob? Ah, hindi ano, sabi, ang sabi doon, mangako kayo na pagka niligtas kayo ng Panginoon dito, ibabalik nyo ako doon sa Canaan. Okay? Kasi, tandaan nyo, Joseph is a political leader. No? Kumbaga, if you remove Joseph out of Egypt, madidisqualify at kumbaga may invalidate yung stay nila doon. Nakuha natin, kumbaga parang okay, tayo. Kumbaga tayo, limbawa may petitioner tayo. Tapos namatay hindi pa naman tayo fully American citizen. Magdidelikado tayo, parang ganoon. Kumbaga parang i-maintain nila yung ano, kumbaga sa petitioner pa rin si Joseph. Oh, tie up nila eh. Kumbaga yung blessing naka-tie kaya. Yung kaya sila ginagalang doon, it's because of Joseph. Egyptians love Joseph. Kumbaga siya yung ano eh, he's the man. Kumbaga pag tinanggal mo siya doon, pwede silang manganib politically, di ba? Pero it also ano rin na kasi nung nag-Exodus na, pagpasok natin sa Exodus, makikita nyo, dala-dala nila yung bangkay ni Joseph. So, ibabiyahe nila yon. Imagine mo si Joseph, nag 40 years din sa desert. Tumawid din ang dagat. Tumawid din siya ng Red Sea. Di ba? Nakahiga nga lang. Nakahiga nga lang. Dala-dala nila eh. Di ba? So, anong takeaway natin ngayong gabi? Mula dun sa blessings na binigay ni Jacob sa mga anak niya, mula dun sa mga consequences, mula doon sa yung character na naman ni Joseph, nang ibabaw na naman yung character niya, na hindi siya bengador, na respectful siya kay Pharaoh, na hanggang sa huli, humiling pa siya sa mga kapatid niya. Pwede yun naman iutos eh. O mga tol, mamatay na ako. Huwag niyo kalimutan. Dali niyo. Pwede siyang maging ganun kasi governor nga siya eh. Pero hindi. Andun yung pagiging respectful niya talaga eh. Na mga ako kayo sa akin na ibabalik niyo ako doon. Parang ganun. So hindi na to about doon sa 12 tribes. Sa 12 brothers. It's about the 12 tribes na yung kausap niya. No, kaya nandun yung pangako. Parang ganun. Anybody, any questions or any takeaway? Who wants to start? Pastor, patanong lang. Pastor, yung ba paraw sa Exodus sa Genesis, magkaiba na yun? Magkaiba na po. Ilang years, sabi nila approximately probably less than or almost 100 years had passed. So that could be kasi the... Diba, kasi diba sa Exodus? Exodus salbahe yung paro, eh, di ba? Maring ano po yun, apo na nung Pharaoh na mabait. Ah, hindi na siya yung Pharaoh. Kumbaga, na siya, new generation na siya ng Pharaoh. Mm-hmm. Kasi salbahe yun dahil indalipin niya yung mga Israelites. Eh. Mm-hmm. Oh. At saka from Joseph to Moses, it's ilang sali na ng generation. Ilang saling lahi na yun. Siguro maring dalawa, tatlo, I don't know, saling lahi.
So, question po. Go ahead po, tita. Dun sa sinabi ni Jacob kay ano Ruben na hindi siya mag-excel. So possibly rin pastor na hindi lahat ng mga Hudyo ay prosperous. Technically po, lahat sila blessed, no? May specific lang na makukuha itong isa na hindi makukuha. So for example, ganito po, no. Kagabi nanonood ako ng ano eh kasi nanonood ako noong pinanood ko sa YouTube yung 64 billion ng utang ng mga Marcos, no. Na-curious lang ako, mga kasi na-curious ako dun sa ano yung mga pinag-uusapan ngayon na meron daw history revisionism, mga ganun. So tiningnan ko doon sa YouTube kung ano yung mga utang ng Marcos, no. Pero napunta ako doon sa ano, sa pinakamayamang Pilipino. So napansin ko na namatay na kasi si Henry C, yung may-ari ng SM. So hindi na siya yung pinakamayaman. Yung pera niya nahati na doon sa mga anak niya. So alam mo, so lahat sila nagbabaan sa ranking kasi nahati na yung pera. Kung meron 10 piso si Henry C, meron siyang 5 anak, tagda 2 piso sila. So imbis na top ka 10 piso, naging tagda 2 piso na lang, parang ganoon. So napansin ko nga doon, ganito rin yung nangyari doon sa mga Israelites, no. Ano uli yung tanong mo, tita, para may connect ko doon? Kumbaga, sabi ni Jacob kay Ruben, hindi siya mag-excel. Yeah. So merong kumbaga Henry C. Diba? Henry C, meron ka 10 piso. Out of 10 piso, kung anak ko si Pepot, si Darren, si Bernadette, si Bong, makaka-receive sila. So blessing wise, meron lahat. Pero hindi pantay-pantay. Kasi may iba, halimbawa, yung isang anak mo, may problema sa sugal, tapos na isanla niya yung dati niyong pabrika, ibibigay mo ba sa kanya yung pabrika? Parang ganun, hindi, kumbaga may consequence kasi yung ginawa. Pero generally, they were all given a blessing. Kasi doon sa last part, mapansin nyo, sabi, they were all given specific blessings. Tapos ganun din, meron din silang, meron lang lamang, merong hindi. No? Kumbaga, depende rin kasi sa performance natin sa buhay, kung ano yung pinakita natin. Diba? Pero is it fair? Yes, binigyan ng blessing lahat. Walang pinagkaiba yan. Halimbawa, nung sinabi nung nagkukwento si Cristo, sabi niya, nagpatrabaho ako eh. Tapos alas 8 ng umaga, nag-hire ako. Sabi ko, pabayaran ko ng 10 piso pag natapos ng alas 5. Ngayon, nag-hire uli ako ng alas 10. Nag-hire uli ako ng alas 12. Nag-hire ako launa. In fact, alas 4, isang oras na lang. Nag-hire pa ako eh. Nung nagbigay na ako ng sweldo, lahat sila bigyan ko 10 piso. Sweldo. Fair kasi. Hindi umangal ngayon yung ano. Yung sabi niya, teka, nagsimula ako ng umaga eh. Bakit pare-paras kami 10 piso? Eh di ba, yun ang pinangako ko sa'yo. Hindi naman ako nag-break ng promise, ha. Ngayon, kung magbigay ako na naayon sa puso ko, decision ko yun. Hindi mo pwedeng questionin. Di ba? So si Jacob, ganun din. Naayon sa puso niya, lahat kayo binigyan. Pero merong lamang. Bakit may lamang? Kasi nga, base ito doon sa naging ginawa nila. Di ba? Sa naging resulta ng buhay nila. So ganun din tayo. Lahat naman tayo, Kristiyano. Basically, meron tayong salvation. Right? Makikita kita tayo sa heaven. That's the greatest gift na pwede natin makuha kay Jesus. Pero pagdating doon, di naman tayo magkakasing laki ng bahay. Di ba? Nakalagay sa Bible, depende sa ginawa mo, yung tinatawag na yung crown, no, yung rewards, depende kung pinush mo yung Great Commission o hindi. Pero save ka. Parang halimbawa yung magnanakaw. Buong buhay niya, magnanakaw siya. Noong last minute ng buhay niya, sabi niya, Lord, huwag mo kalimutan na. O sabi ni Jesus, sige, I'll see you in paradise. O pagpikit ng mata noon, nasa paradise na. Di ba? Pagdilat niya, paradise na. Pero, nakuha niya yung basic blessing. Di ba? Pero, maaaring hindi malaki yung bahay niya doon.
Pero ikaw na nag-ministry ka, talagang naglingkod ka sa Panginoon, talagang minahal mo siya at nagdala ka ng mga kaluluwa sa paanan niya, eh sigurado may reward ka doon. Pero parehas kayong saved. Parang ganun yan. Sila-sila, parehas meron nabigyan sila, pero meron lang talaga mas lamang dahil nga may ginawa eh. May, lahat ng gawin natin sa mundo na to, laging may katumbas. Special reward. Yes, yes. Oh. The reward of salvation is there. No, para sa kanila, blessings of Israel is there. Pero more than that, depende sa pinamuhay mo yung buhay mo. Diba? Hindi pa rin by works ang ano by grace ang salvation. Kasi nga lahat na yung marireceive natin. Eh. May gawin ka, wala. Tanggapin mo na si Jesus. Then you receive the salvation. Pero pinag-usapan dito, ngayon mulat na ang mata mo. Alam mo na save ka. No? Dapat ipamahagi mo na save ka. Di ba? Para nakapulot ka ng treasure, anong una mong gagawin? Di ba? Pamimigay mo sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, si-share mo. Okay? Take away. Who wants to start? Anybody? Take away. Anong take away nyo ngayong gabi? Nagbus yung tubig ko. Ako, Pastor. Apa, Tita. Sin will always haunt the mind. Forgiveness is abundant. And I say that forgiveness is the key to prosperity and blessing. Amen. Based on the story, yung mga kapatid ni Joseph, it haunted their minds. Yeah, always afraid along the line. Always haunted the sea that they can mirror. But finally, because they became humble before God, they asked for forgiveness, including Joseph also, part of his life. God had blessed them too. So I say that sin always haunts the mind. Yung expression ng Bible, sin will always find you out. That it haunts the mind. But forgiveness, God accepts it, and it opens the door to blessing. Amen. Amen. Thank you, Tita. Next, take away. Pabaon, pabalot. Anong natutunan natin ngayong gabi? Kung meron kayong parang something na wow, kung ano, parang ganun. Who else? Pastor, ina-appreciate ko masyado yung ginawa ni Jacob na nagbigay siya ng prophecies sa mga anak niya. Tapos yung love nila niya sa mga anak niya. It really impresses me so much. And it is good to follow. It is good to do, you know, sa family natin. Yes. Yes. One. Okay, so 3 hours. Thank you, Tita Fe. How about the others? Meron kayong pabaon, take away na gustong i-share? Very ano po, Pastor. Apo. Narinig niyo po ako? Apo, loud and clear. Mr. Bernadette. Apo, loud and clear, Tita. Oo. They were very, very interesting to know how the death of this important character sa Bible is being handled by their people. Actually, ngayon ko lang yata nalaman, 40 days pala yung embalming na own time na yon. Yeah, okay. Tapos 70 days yung yung mourning. Mourning. Oh, sa atin, 3 days lang. Ngayon ko lang narinig yata. Ewan ko. Baka I missed the PMCC noong time na yan. Pero it's very important to know how it was handled at that time. Ganun pala. Parang talagang you truly feel how to lose someone. Yeah. Yung morning ni Joseph, ng additional yon yung 7 days na talagang nag-iyakan sila. Parang talaga nakaka-touch yun of loving
and respecting someone going away and back to where the paradise is. Parang that's very, very interesting to know. Sa panahon po kasi ngayon, because of the hustle and bustle of life, kumbaga the people, people has the tendency na walang time mag-mourn, no? Kasi nga, they need to go back to work, they need to... Plus, dito sa Amerika, kasi po, kung naalala nyo sa Pilipinas, pag namatay ngayon, 3 days, oh, or 3 nights, 4 days, binuburol na nililibing. Usually, ganun sa atin, di ba? Yeah. Pero dito po sa Amerika, pag namatay ang tao, merong ano, matagal ka sa morgue, naka-freeze ka doon, and then maghihintay ka ng viewing day. It takes about a week or two, but for now, sa COVID time, kasi itong COVID time, ilan po yung nag-officiate ako ng funeral. In fact, mag-officiate ulit ako sa 31. Nagpabalik-balik na ako siguro sa ano eh, dito sa Forest Lawn. And para makakuha sila ng sa panahon ngayon na 1 month. 1 month po para makakuha ka ng viewing time at saka ng funeral rites. So ang tagal. No? So kumbaga masakit din 'yon para sa mga namatayan dahil matagal sila maghihintay. Kalimutan na pastor yung patay pagka matagal na hindi na iniyak yun. Yeah, minsan nga na totoo 'yun, ano, minsan nakakalimutan na namatay na pala dahil biro yung 1 month bago ka makita ulit, no? Kasi because of COVID. Pero hopefully tsaka dito sa Amerika wala tayong lamay eh. Meron tayong viewing, pupunta tayo lang doon. Kakaroon ng ano, service, pero yung lamay talaga sa Pilipinas kasi talaga may lamay. Yes. Yung magdamag, nandiyan yung patay, makikita mo. Nasa bahay yun. Kasi meron separation anxiety na pag nawala yung tao, nagkakaroon ka ng anxiety. Pero it helps na pagka nawala yung tao, nandiyan sa bahay mo ng 3 nights o nasa chapel. So for 3 nights, pwede mo siyang puntahan, makita, doon ka magstay, di ba? Or binabantayan pa nga ng mga Pilipino yan, di ba? Kaya nga ba, nagpapasugal para lang meron naglalamay ng madaling araw, di ba? So it's customary sa atin yan. Oh, that's interesting, napansin ko rin yan, no? 70 days of mourning and plus 40 days of embalming, di ba? So, okay. Pero sa mga Muslim po, pag namatay ngayon, kailangan ilibing ka kagad within the day. Kina naman ang kostumbre ng mga Muslim. Iba-iba rin eh. Nakakatuwa. Nakaka-amaze. No? Yeah. Thank you, Tita Bernadette. How about the others? Take away. Pastor. You cannot hide from God. Mm-hmm. Everything you do, even the smallest and the biggest, God sees it. Mm-hmm. Amen. So, yung blessings ni Jacob sa mga anak, mm-hmm. diba si God ang nagbigay. Mm-hmm. So, lahat din alam ni God. Yep. Sa mga mali nila at sa mabuting ginawa. Mm-hmm. Kaya nakabase na rin yung future nila doon sa mga nangyari, di ba? So it's very important that we live our life in holiness and in righteousness. Kasi it will affect the generations to come after us. Yeah, that's true, no? Pag binless tayo, mga anak natin, mga apo natin mabibless. Pag tayo na-cursed, pati sila damay. Di ba? Because of our sins. So, importante na we live our life in holiness and righteousness. Thank you, Tita Lenlen. Tita Amy, kayo po. Any take away? Ang maganda po sa story na to ni Joseph ay yung hope na yung nga yung sabi niya, you planted evil for me but God made it for good. So, sa buhay natin, kahit na may nangyayari sa atin na hindi maganda, hindi kaaya-aya sa atin, napuprustrate tayo, may hope pa. Meron pang, masa lang tayo na may gagawing maganda ang Diyos. Yung ganun.
Amen. Amen. Thank you, Tita Amy. My love. Thank you, Tita Amy. Tita Pepot, kayo po, ano po inyong takeaway? Ako, aral lang na nakikita ko dito, Pastor. Kung halimbawa, meron man tayong gustong ipamana sa mga anak, make sure na equal siya. Kasi yung mana, pag hindi equal yan, pagmumulan yan eh. Pagmumulan ang away-away na mga Yeah, I've seen a lot of those things. Nadami ako na witness na ganyan, nag-away, nagkatampuan, nagsumpaan dahil sa hindi nahati ng tama. Bigla na malayang magulang, di ba? I know. Buti na lang ako, ang minana ko lang sa tatay ko, diabetes at saka high blood. So, wala nang ipapamana yung tatay ko. So, kaya wala kaming problema. Kami naman, kami pastor, apat kami magkakapatid, lahat naman kami nabigyan ng lupa. Kaya walang indudan. Yun ang naipamana sa amin. Yeah. Thank you, Tita Pepot. Sister Darren, take away. Go ahead. Yung faith ni Joseph is one of the perfect example of what the life of faith is like. Aside from Jesus, no, si Joseph talagang naging dependent siya sa lahat ng mga wise plan ng Panginoon, at talagang hinayaan niya ang Panginoon na siyang mangingibabaw sa kanyang buhay, at siyang talagang ang Panginoon ang mag-work talaga, yung gumagawa, kumbaga siya yung mag-maneuver sa buhay ni Joseph. Yeah, if there's one person na worth emulating, Joseph yun. Yeah, recommendable. Di ba? Kiko, may takeaway ka, Kiko? Kiko? Isip pa po. Sige, balikan kita, Kiko. James! Okay po. King James, may takeaway ka? Take out ko dito sa atin na to is yung si Jacob, kilala niya yung mga anak niya, alam niya yung mga strength niya, at mga weaknesses, saka tapos bindes niya to, tapos ano pang ano? Wala na, pasal yun muna. Nabanggit mo yung kilala yung mga anak. No? Ganun din naman tayo, di ba? Kilala na natin yung mga anak natin. Di ba? Alam natin kung ano yung kakayahan, ano yung... Hindi, Pastor, kasi Pastor, maraming anak niya, di ba, Pastor? Oo, madami. Kilaya sa creation. Oo. Kilala niya yung karakteristik na ano, normally tayo kasi... Nawala si Pastor. Go ahead, nandito. Yeah, go ahead. Tayo kasi, di ba, kunyari sa Pilipinas nga lang, unang asawa, tapos nagpangalong asawa ka pa, pero napababayaan yung ibang mga anak ko, ano eh, at least sa kanya. Yun. Parang ganun po. Talagang, siya yung tatay. Tumay yung tatay talaga. Di ba? Sabi nga, may kasabihan. Sino ba narinig yung nagsabi na hindi daw siya mabuting asawa, pero mabuti siyang ama. Parang si Dolphy yata. Hindi daw siya naging mabuting asawa kasi nga madami siya naging asawa eh. Pero mabuti naman daw siyang ama, parang. Kasi 'di ba si Dolphy, lahat ng alphabet naging asawa niya, A to Z. Alma Moreno hanggang kay Sasha Padilla. Kaya A to Z. buong alphabet na pangasawa niya daw eh, A to Z. Oo. Pastor Bong, take away. Sa akin, Pastor, what God promises, He fulfills. Mm-hmm. So yung mula sa pag-escape nila Jacob sa Canaan, dahil nga sa tagutom, hanggang pagpunta nila ng Egypt, at ang pag-alis nila, lahat yun na-fulfill. Na-fulfilled na kahit na yung sinabi ni ang bidin ni Joseph, when I die, you bring my bones to the land of Canaan.
parang part na rin ng promise of promise ni God ba na dadalhin sa promised land sila. So ang sa kanya application, although kahit na matagal ano yung ang tawag dito, minsan naiinip tayo bakit itong nangyayaring ito hindi kaagad napupulpil ng Diyos. Pinangako naman niya. Be patient. God will give you what He promised to you at the right time. Ayun ang kwento ko, Pastor. He's never late and He's never early. Amen. Ayun ang kwento ko. Natupad lahat, di ba, nung sinabi niya. Actually, sinabi niya, ang aga pa yun, early chapters pa, di ba? Pero ngayon, natupad lahat. Diba? Mula sa pagyuko, pag-bow down, pagbalik nila Jacob hanggang buto ni Joseph. Di ba? Pati yung sabi ni Joseph na the Lord will aid you, will help you. So Moses yun eh. Di ba? Kumbaga, Moses time na yun, di ba? So lahat yun na ano. Pero ba dito, bago tayo tanongin yung iba, meron ba dito na kung sakaling kunin tayo ni Lord ang wish nyo ilibing sa Pilipinas? Meron ba sa inyo na yun ang wish ninyo? Or okay na kayo dito? Kasi ako okay na ako dito eh. mahirap baka maligaw pa ako. Ano po? Gusto niya dalhin pa sa Pilipinas. Na ako dito. Magastos. Si Brother Alvin gusto niyang ano, ibalik siya? Oo, gusto niya yung abo niya dalhin doon sa Isabela. Oh, okay. Mamasahe pa kami. Wala pa kayo ha. Ako naman siguro okay na ako dito kasi para madalaw naman ako ng mga anak at mga apo ko. Para din. Ako din okay lang ako dito. Yeah, kasi nandito na sila, hindi naman titira sa Pilipinas yung mga yun eh. Diba? Para maalala kanila, diba? Ilagay ka sa isang garapon, huwag ka lang ilalagay sa kusina, baka pagka malakang iced tea, matimpla ka. Actually, Pastor, kahit uuwi ka ngayon, mapapabalik ka rin dito. Kasi mahal ang hospital dun eh. So dito ka mong papagamot. Sigurado yun. Totoo yun. Yung punto ka dun. take away, Shane. Take away. Siguro sa akin, God works in a mysterious way. In fact, I experience it now that I'm always complaining to Him before why my hearing keeps on postponing. But if you just put your trust in God, you know, always give glory to Him, God always work for all of the good. So no matter what happens in our life, we should always put our faith to Him and He always work for good. Like yung kay Joseph, yung sabi niya na God made it happen for all the good that alam ng Diyos na in the future that magtagagutom sila. So, God made it happen for them to survive it. So, everything has a purpose. So, we just don't keep on blaming the Lord na bakit ito nangyayari sa buhay. It's just we have to be patient. You know, God knows what He's doing. Yeah. Maganda yun. Well, let's stop blaming God. No? Kasi ako rin, naging problema ko. I keep on blaming God before. We should stop blaming God. No, we should stop asking, Lord, why did this happen to me? Kasi why not? I mean, hindi naman ikaw si Lord eh. Paano kung may plano nga siya, di ba? Who are we para kontrahin yun, di ba? So if you have to go undergo ng medyo nahirapan tayo, so be it, kasi it's part of the kumbaga para ma-reveal yung great plan, kumbaga mas masaya nga after struggle may victory. Diba? Sister Lenlen. Tapos na ba Sister Lenlen? Ay, nawala. Sister Lenlen. Oo. Pastor, may question po. Go ahead, tita. Tita, go ahead, Tita Bernadette. Ano lang, yung tungkol dun sa trust, yung will, na maiiwan mo kung meron kang properties pala.
Apo. You can, is it okay na hindi pantay-pantay yung iiwanan mo sa mga anak mo, yung merong mas marami doon o mas konti yung ditong isa? Mm-hmm. That's why it's a will, no? Pa rin yun, hindi ba dapat equal ang pag-divide mo ng properties mo, halimbawa, o pera mong iwan? Mm-hmm. Pwede rin palang hindi equal. Yeah, opo. Depende. Yeah, that's why it's called the will. That is your will. Kumbaga, ibig sabihin po nun, kahilingan mo, kagustuhan mo. Opo. Kasi kung namatay tayo, meron tayong kayamanan na itago. Tapos namatay tayo, wala tayong pinirmahan o kasulatan na ginawang will. No, kasi ngayon may mga will na online eh. Pwede kang kumuha, babayad ka sa certified nila, na-notarize sila. Pag wala kang will, automatic, i-divide sa asawa mo 50% and then the other 50% will be divided to your children, legitimate or illegitimate. So, yeah, I'm there. I'm there already. Intindihan ko yon. Yung ibig ko lang sabihin, para walang pag-aawayan yung mga anak. Apo. Kasi bakit? Baka magpatay ka na eh, nagko-question pa, bakit? Mas maraming iniwan doon, but sa akin, konti. Ganun. That can be done, tita. Kasi nga, base kasi yan doon sa ano may judgment mo eh. Kasi halimbawa, meron kang sabi mong 10 piso at meron kang 10 anak. Diba? Meron kang bibigyan ng piso, bibigyan ka ng 2 piso, yung iba 50 centimos. Diba? Kasi depende kasi nga sa judgment mo. Dahil binabase mo to doon sa how they live their life nung kasama ka. Diba? So... yeah, that is legal. I hope the children understand that. Yeah. Yeah, that is legal and that is somehow I can see it moral kasi nakita naman natin kay Jacob din naman pare-parehas yung binigay. Oh, yun nga yung nakita ko eh. Pwede pa lang hindi pare-pareho. Yeah. Kasi pwedeng may anak ka na naging tamad dun sa tamad during his life and merong mas masipag oh. Of course, usually ang nangyayari mas yumayaman yung talagang, ala, you know, may knack for knowledge for business, halimbawa. Siyempre, yun, mas yumaman yun. So, isipin ko, kung sino yung mas konti, hindi nagkaroon ng blessing to make himself rich. Yeah. Tita, yan ang sinasabi. Yung sinasabi niya, tita, doon pumapasok yung counterculture ng Pinoy doon sa biblical culture. Kasi sa kultura natin, tita, ba may anak kang mayaman nasa Amerika kasi nagsumikap siya eh. Nag-aral, 'di ba? Tapos nagsumikap, nag-nurse, nag-PT, maganda sweldo, magandang bahay. Tapos may anak ka naman, tutulog-tulog sa Pilipinas, halimbawa lang naman, no? In comparison. Tapos nung hatian na, ito yung kultura nating Pinoy. Nung hatian na, sabi mo, oh, ito ha, iiwan ko tong ano, itong bahay, itong lupa, kasi itong anak ko dito sa Pilipinas, ikawawa naman, mahirap kumpara sa mga kapatid niya na nasa Amerika. Sa atin, sa kultura natin, yung tamad, binibigyan. Yung masipag, pinaparusahan. Hindi, totoo yan. Kasi ako nga po, biro lang eh. Kasi minsan kinausap ko yung tatay ko. Sabi ko, kamusta na? Sabi niya, eto, tumaya ako ng loto. Sabi niya, ganun. Nung nabubuhay pa siya, no? Sabi niya, tumaya ako ng loto. Excited nga ako eh, kasi parang mananalo ko eh. E di sinakyan ko naman yung kanyang pangarap. Sabi ko, halimbawa, nanalo ka nga, anong gagawin mo sa pera? Sabi ko, magkano bang papanalunan mo? 100 million pesos daw. E baka ko maraming pera yan. Anong plano mo? E sabi niya, siguro yung kalahati, bibigay ko sa kapatid mo. Tapos yung kalahati, gagastusin ko. Tal, malapit na akong mamatay. Sabi ko, dalawa kaming anak mo. Ba't wala ako? Ba't di ako kasali? Sabi niya, okay ka na naman dyan sa Amerika. Kumbaga may ganun. Ano? Kumbaga, akala nila dito tayo sa Amerika, lahat tayo mayaman. Lahat tayo may pera. Hindi nila alam, nabubuhay lang tayo sa credit card, tapos binabayaran natin yung credit card. Di ba? Ganun naman ang buhay dito, di ba? So, yung kultura kasi sa atin, counterculture ng Bible. Ang Bible, pagka maayos ka, may blessing ka. Hindi ka maayos, you take the consequences. Sa atin,
Naawa tayo dun sa mga hindi maayos, samantalang kaya hindi maayos dahil hindi nagpursige sa buhay, di ba? So may kasabihan okay. na may kasabihan na hindi kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan na 'yon. Nakuha natin. Okay. Kasi yeah. Actually, Pastor, I object to that. Go ahead. That's not true because I'm an occupational therapist and whatever the outcome of the child is, it's because of the parents. It's not because of the child. It's because that's how we learn. Whatever the children sees in their eyes, that's what they learn. So that the brain of the human being, until they grow up, it develops on how their parents brought them up. But the problem with our culture is, even though we're 30 years old, like for example, one very good example is my sister. My sister has a master's degree in nursing. But until now, she still doesn't know how to cook because she was born in a silver spoon. That's why there was a time na nagdebate kami ng daddy ko. I said, like, the reason why United States, they have a lot of scientists, but as Filipinos, we hate the culture of the United States because they let their children go once they reach 18 years old. And in fact, I learned it in my experience too, that even though when I was like 18 years old, I don't know nothing. But I started to learn things and I started to learn life when I have to learn everything the hard way. So sa atin kasi, we pampered our children. We don't even let them explore and because masyado tayong takot. And then later on, once our children doesn't know what to do, we blame them. Tamad ka kasi. But the point is, in fact, the root of it, why your children become that, it's because of you or it's because of us. You get my point? Yeah. Ito sa akin lang naman. Ano? Kasi we're talking about children. Halimbawa, I agree doon sa point of view na ang anak, how the parent mold them will really affect them. Bawa, pinalaki sa silver spoon, so talaga maapektuhan sila, lalaki sila ng walang alam, no? Parang ganun. Pero pag malaki na sila, this is what I'm saying, pag malaki na sila, nasa tamang edad at nakapag-aral naman, katulad nga nung nabanggit kanina, isn't it kakulangan sa part natin or kasalanan na hindi tayo, kasi may free will tayo, tandaan niyo, di ba? Kasi I find it unfair na 30 anyos na tayo, 40 na, 50 na, still blaming our parents. I mean, that's ridiculous, no? If we will be blaming our parents, no? Kumbaga, meron, I mean, we cannot go and we cannot go to the throne of grace at tatanungin ni Kristo, ano nangyari sa'yo? Eh, kasi po yung nanay ko eh. Kasi po yung tatay ko. We need to understand na meron tayong responsibilidad sa sarili natin, no? Kaya nga halimbawa pag sinabi na pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan 'yon. Hindi ka nang pwedeng mamili ng magulang eh. Kung mahirap ka lumabas, mahirap yung magulang mo, that's okay. Pero buong buhay mo, namatay ka pa rin na mahirap. Teka lang, anong ginawa mo? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na lack of opportunities, kasi opportunities will always be there. Pwede kang gumawa. Kahit hindi naman sabing yumaman ka, pero at least hindi ka namatay kagaya nung pinanganak ka. Nakuha natin. Kumbaga, meron kang lahat ng tao, pwede mong palaging i-improve yung sarili mo. Parang ganun. Kumbaga, it's your choice. Kumbaga, it's your free will, no? Kumbaga, yun din yung ano, yun yung naging sinasabi natin kanina sa tanong ni Tita Bernadette, na is it okay na itong mga bata bibigyan ng mas lamang tong isa, kumbaga, I think it's okay kasi una, it's a will, it is legal, I think it is moral, is it biblically right? Yes, kasi we saw it kay Isaac. He gave the blessings to Jacob and Esau, right? We saw it kay Jacob, he gave different blessings to the people, to the brothers, right? And and time and time makita natin kahit sa mga history, no, or sa mga kamag-anak natin na pumanaw, na ako sa mga kakilala ko o na na-witness kong mga tao, hindi naman pare-parehas ang binigay eh. Kumbaga, hindi
yung mga malis, mga lumisan dito sa mundo na to, in iba-iba, meron lupa lang, merong pera, merong iniwan yung bahay, mga ganun. So depende pa rin sa kultura, no? Pero yung sinasabi ko, I think counterculture ang culture natin sa biblical culture. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, no? We don't follow what is biblically correct. What we follow is we base it on our emotion. Kawawa naman tong bunso ko. Pero yung bunso, 40-year-old na, 50-year-old na, sa kanya pa nakatira. Paano naging kawawa yun, di ba? I mean, pinalaki mo kasing ganun, eh, di ba? Tapos yung paparusahan mo, yung anak mo sa Amerika na nagpursige, na hindi mo bibigyan ng mana, kasi total, mayama ka naman eh. E malay mo ba kung okay, baon sa utang yung anak mong yun dahil may bumili ng bahay, bumili ng kotse, di ba? I mean, para sa akin, ano, kagaya ng ginawa ni Jacob, lahat sila may basic na blessings, no? Pero yung mga specific, nagkaiba-iba. Parang sa, si Kristo rin. Lahat tayo may basic blessings. That is the salvation. Pero pagdating sa throne of grace, doon sa yung pagbibigay ng crown, iba-iba rin. Kasi hindi naman tayo lahat nagpagod eh. Kasi unfair naman yun. Yung isa, araw-araw, walang inisip kundi pag-evangelize at mag-disciple. Tapos ikaw, isang Kristiyano, wala ka namang inisip kundi sarili mo lang at palaguin yung sarili mo. Diba? Kumbaga, unfair naman din yun doon sa mga talagang they push doon sa tinatawag na Great Commission ni Kristo bago siya umalis. So I think the Lord is just... go ahead. I can say something about Joseph. Oh, go ahead. Yeah, actually, Joseph is a very, very good example. Ano? No matter how smart a person is, if a human being or an individual doesn't have the sense of being independent, no matter how smart they are, nothing is gonna happen because they were always dependent on their parents. Mm-hmm. That's why if he is really a good example, no, because inakwil siya, pinaano siya, so he was forced. Mm-hmm. He was forced to become independent. So he strived hard and become independent. So that's why he was more successful compared to Jacob, di ba? Mm. So that's one good example talaga na if you have the sense of independence, no matter how smart you are, kahit valedictorian ka, nothing's gonna happen in life. Mm-hmm. So that's what happened to Joseph. Yun ang nakikita ko kay Joseph. At yeah, I agree. Pwede rin siya mabuhay in bitterness. Okay. Eh. Yung buong buhay niya, sabi niya na, eh kaya naman di ako umunlad kasi itong mga kapatid ko, binenta ko eh. Eh kaya naman ako hindi umunlad kasi itong si Potiphar ay pinagbintangan ako ng rape, 'di ba? So there can be a lot of reasons, 'di ba? Hello, naghang ba ako? Mukhang naghang ako ah, dali. Hello, naghang po ba ako? Am I good? Hello. Okay, go. Okay, Sister Lenlen, nakapagsalita na ba Sister Lenlen ng takeaway? Sister Lenlen? Okay na ba si Sister Lenlen? Hello? Okay, siguro let's pray, no? Manalangin tayo. So we learned a lot tonight. And then tonight, we close out yung ating Book of Genesis. And be excited, next Friday, we will start with Exodus. Darating na ang Deliverer. No, at mararamdaman niyo na ano nangyari na namatay si Joseph. Eto na, nagiganti na yung bagong Pharaoh. No, at patuloy yung story hanggang sa papunta tayo sa story ni Jesus. Okay? Let us pray. Manalangin tayo. Nakilang mas sa langit, maraming salamat po sa gabi na to, sa lahat po ng karunungan, lahat ng wisdom, sa lahat po ng mga pagpapaalala niyo sa amin, Panginoon, na pagpapahalaga, Panginoon, doon sa blessing na pwede namin ibigay sa aming mga anak at pwedeng matanggap mula sa aming mga magulang, Panginoon. Salamat. Pinapalalahanan niyo kami na bawat aksyon namin nang walang righteousness at holiness ay may consequence mula sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ina-assure niyo kami sa aming salvation. Salamat, Panginoon, natuto kami kay Joseph ng tamang karakter, kung paano hindi magtanim ng samaan loob, kung paano wag magiganti, bagkus ay magpala ng mga kapatid at mga tao na nagkasala sa amin. Salamat, Panginoon, tinuruan niyo kami magpatawad kagaya ni Joseph at kalimutan yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Salamat, Panginoon, dahil kagaya ng bansang Israel, kahit na nasa malayong lugar sila, parang kami mga Pilipino dito sa Amerika. Hindi po maikli ang kamay niyo para pagpalain kami at para protektahan kami, Panginoon.
Salamat sa gabi na to. Pagpalain niyo lahat, Panginoon, ng mga nanonood, nakikinig at saka lahat po na nakasama dito sa Bible study na to. We're very excited and we are thankful for learning a lot from the book of Genesis. And until next time, Lord God, please bless us and guide us, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. All right, picture-picture tayo. Ayan, picture-picture. Buksan ang mga bintana. Okay, dali lang po ah. Nako, nag-lock yung anak ko. Dali lang, dali. Dali lang po. Si Jaja, nagising. Jaja, gising. Gising pa. Okay, one, two, three, smile. Ayan. Okay, thank you guys. We'll see you Sunday. Good night. Good night, everybody. Bye. Everybody, thank you so much again for your prayers. I really appreciate it. God bless you all. God bless. Thank you. Bye. God, for your blessing.